Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 20 endangered mammals na makikita sa Pilipinas. Alam mo, maraming dahilan kung bakit maraming hayop ang nai-extinct, pero isa lang ang malinaw dyan. Malaki ang papel ng mga tao sa pagkaubos ng kanilang populasyon. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga hayop na kabilang sa endangered mammals at kung bakit ito nangyayari. Bago tayo mag-umpisa, siguraduhin mong makapag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Una sa ating listahan ay ang Philippine deer. Minsan na itong nagkalat sa buong Pilipinas, ngunit ngayon, mahikita na lang sila sa piling lugar gaya ng Luzon, Mindoro, Catanduanes at Samar. Madalas kasi itong hinuhuli para sa kanilang karne at naibibenta sa palengke sa mataas na halaga. Ang isa pang matinding kalaban ng mga Philippine deer ay ang pagkaubos ng kanilang tirahan. Kaliwat kanan kasi ang pagkalbo sa kagubatan kaya nauubusan na rin sila ng matitirhan. Pangalawa sa ating listahan ay ang Philippine warty pig. Gaya ng Philippine deer, minsan na itong nagkalat sa buong bansa. Madalas kasi itong hinuhuli dahil daw sa sarap ng kanilang karne. The best raw at pinakamasarap ang karne ng baboy ramo. Sa tingin ko, kaya sila masarap dahil libre silang makukuha sa kagubatan at doon mahilig ang mga Pilipino. Dahil dyan, nagre-resulta ito sa mabilisang pagkaubos ng kanilang lahi. Pangatlo ay ang Asian Palm Civet, mas kilala sa tawag na musang. May kita ito sa buong Pilipinas at sa karatig na bansa. Ang hayop na to ay nagsimulang sumikat dahil sa produkto ng kopi luwak. Ito yung buto ng kape na kinukolekta galing sa dumi ng mga palm civet. Dahil sa kakaibang proseso at sarap ng kopi luwak, binansagan itong pinakamahal na kape sa buong mundo. Sikat ang Dabaw sa produktong ito na patok sa mga turista at residente. Kilala sa tawag na balintong, ang mga Philippine pangolin ay kinikilala bilang critically endangered animals. Madalas kasi itong hinuhuli para ibenta sa illegal wildlife trade. Maliban sa pagkain ng kanilang karne, ang kanilang armor o yung matigas nilang balat ay kinukolekta upang gamitin sa traditional Chinese medicine. Dahil dyan, ilang beses nang laman ng balita ang mga balintong, lalo na sa illegal na bentahan nito sa loob at labas ng bansa. Para makilala natin ang susunod sa listahan, kailangan nating lumipad papuntang Mindoro. Ito ang mga tamaraw. Isa ito sa pinakanangangalim ng maubos na mammal sa Pilipinas. Gaya ng ibang hayop, madalas silang hinuhuli upang katayin at ibenta ang karne sa palengke. Nakakalungkot ang sitwasyon na to lalo na't may 200 tamaraw na lang ang malayang namumuhay sa Mount Iglit Bako National Park. Mukha lang silang ordinaryong kalabaw na may maikling sungay. Di tulad ng kalabaw, ang mga tamaraw ay mailap at takot sa tao. Para mas makilala pa natin ang ibang hayop na makikita sa ating bansa, lumipad naman tayo sa napakagandang isla ng Palawan. Ang Palawan na yata ang pinakamayaman sa kalikasan. Dito natin matatagpuan ang mga Palawan porcupine. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang katawan na nababalot ng tinik. Ginagamit nila ito bilang self-defense sa mas malalaking hayop at panakot sa tao. Dahil sa balot ito ng nakakatusok na tinik, kilala ito ng mga lokal bilang durian o landak. Makikita lang ito sa Pilipinas at endemic sila sa isla ng Palawan. Ang cute na hayop na to ay endemic sa isla ng Palawan. Sila ang mga Palawan Flying Squirrel. Sobrang kakaiba ng mga flying squirrel dahil sa tinataglay nitong extra skin sa kanilang tagiliran. Ginagamit nila ito upang makapag-glide at makalipad papunta sa kabilang puno. Nakakalungkot isipin na dahil sa deforestation at walang habas na pumumutol ng puno, sobrang kakaunti na lang ng mga flying squirrel na natitira sa rehiyon ng Palawan. Ang susunod sa ating listahan ay ang mga Asian small-clawed otter. Native ito sa buong Southeast Asia. Sa Pilipinas, tanging sa Palawan lang ito makikita.
Maikli lang ang koko ng mga to na pawang kakaiba sa lahi ng mga otter. Sa lahat ng species ng otter sa mundo, ito ang pinakamaliit. Humahaba lang kasi sila ng tatlong talampakan. Paborito nilang tumira sa tabing ilog kung saan sila nanguhuli ng makakain gaya ng alimango at isda. Ito naman ang Palawan Stink Badger. Ito ang isang hayop na kilala dahil sa kanilang mabahong self-defense. Sa tuwing naaalarma, naglalabas ito ng mabahong likido na ginagamit nila upang itaboy ang kanilang kalaban. Lumalabas ang mabahong kemikal sa kanilang puwitan at dahil dyan, tinawag silang pantot. Ayon sa kanilang DNA, malapit silang kamag-anak ng mga skunk ng North America na pamoso din sa mabahong amoy. Mas kilala sa tawag na Palawan Bearcat, ang mga binturong ay endemic o tangin sa Palawan lang matatagpuan. Sila ay mga omnivore at kumakain ng parehong prutas at maliliit na hayop gaya ng ibon. Dahil sa sobrang bihasa nila sa pag-akyat ng puno, ang kanilang buntot ay nagmimistulang panglimang braso at kayang suportahan ang kanilang buong katawan. Isa ito sa pinaka-cute na hayop na makikita sa Palawan. Ang isa sa pinaka-rare at endangered na hayop sa Palawan ay ang mga Calamian deer. Tanging sa isla ng Calamian ito matatagpuan. Dahil sa mabilis na pag-unlad at modernisasyon ng isla ng Calamian, mabilis na ding nauubos ang lugar at kagubatan na minsan ang naging tahanan ng mga Calamian deer. Sa ngayon, pinaniniwala ang may 1,000 Calamian deer na lamang ang nananatili sa isla. Philippine Mouse Deer. Mas kilala sa tawag na pilandok. Ang maliit na usang ito ay endemic sa isla ng Balabac. May kita rin sila sa isla ng Bugsok at Ramos sa timog ng Palawan. Kinikilala ito bilang isa sa pinakamaliit na usa sa buong mundo at tumitimbang lang ng kalahating kilo. Kahit maliit lang ito, napakalakas ng pakiramdam nila sa ingay at kuluskos ng tao. Dahil dyan, isa ito sa pinakamailap na hayop sa Palawan. Ang isa pang hayop na kaaaliwan mo ay ang mga Palawan Bearded Pig. Meron itong bigote na pawang kakaiba sa lahat ng baboy ramo. Ang lahi ng bearded pig ay makikita lamang sa Balabac, Palawan at isla ng Calamian. Kaya nitong humaba ng 5 talampakan at bumigat ng 150 kilos. Makikita sila sa mamasamasang kagubatan at paboritong kainin ang mga nahulog na prutas sa puno. Ang bearded pig ay isa lamang ebidensya sa kagandahan ng Palawan at sa nilalang na makikita dito. Kaya sana ay mas lalong mapag-igting ng mga Palawenyo at mas mapag-ibayo ng local government ang usapin tungkol sa pag-aalaga ng kalikasan. Para makilala ang mga susunod na hayop, lumipat naman tayo sa rehiyon ng Visayas. Ang mga isla ng Visayas ang ilan sa pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Isa rin ito sa pinaka-apektado ng deforestation. Isa sa mga hayop na makikita sa Visayas ay ang Philippine Flying Lemur. Mas kilala sa tawag na kagwang, ang mga hayop na to ay makikita lamang sa Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang pakpak na ginagamit nila upang makalipad sa taas ng puno. Madalas itong pagkamalang aswang dito sa Visayan region na nagriresulta naman sa pagpatay at panghuhuli sa mga kagwang. Kung tutusin, ang mga kagwang ay hindi kumakain ng karne at tanging dahon at prutas lang ang kanilang diet. Dahil dyan, ang kagwang ay masasabing biktima lamang ng kamangmangan ng mga tao na kulang sa kaalaman pagdating sa ating kalikasan. Ang isa pang hayop na biktima ng walang habas na pagpatay ay ang mga Visayan Leopard Cat. Madalas kasi itong hinahunting at pinapatay ng mga residente dahil sa pagpatay nito sa mga alagang hayop gaya ng manok at itik. Dahil dyan, tangin sa Negros at Panay na lamang sila matatagpuan. Idineklara na kasi itong extinct sa Masbate. Kung mauubos ang mga leopard cat, malaki ang epekto nito sa balancing ecosystem na maaaring magbunga ng hindi maganda gaya ng pagtaas ng populasyon ng daga na siya namang sumisira sa palayan ng magsasaka.
Maliban sa pangangaso, ang deforestation ang isa pang malaking problema sa rehiyon ng Visayas. Malaki ang epekto nito lalo na sa mga hayop gaya ng Visayan spotted deer. 50 years ago, napakarami ng kanilang populasyon sa buong Visayas pero ngayong 2021, makikita na lamang sila sa isla ng Panay at Negros. Tinuturo na ang hunting at pagkonsumo ng kanilang karne ang numero unong dahilan ng kanilang pagkaubos. Perhaps ang pinaka-critically endangered mammal na siguro sa Visayas ay ang mga Visayan warty pig. Idiniklara na itong extinct sa ibang isla. Tanging sa Negros at Panay na lamang ito matatagpuan. Deforestation o pagkaubos ng kagubatan ang tinuturong dahilan kung bakit nauubos na ang lahi nito sa ilang lalawigan. Madalas kasing i-convert bilang agricultural site ang malawak na kagubatan upang mapagkakitaan ng ilang negosyante. Madalas din pinagkukunan ng mga troso ang kagubatan na siya namang nakakaapekto sa mga hayop gaya ng warty pig. Ayon sa datos, meron na lamang 200 Visayan warty pig na natitira sa Negros at patuloy pa itong nababawasan. Para makilala natin ang ilan pang hayop sa listahan, dapat tayong pumunta sa rehiyon ng Mindanao. Ang Mindanao kasi ang may pinakamayamang kagubatan sa ating bansa at tahanan ng ilang maiilap at nakamamanghang hayop. Una na dyan ay ang Philippine Tree Shrew. Sa kanilang anyo, aakalain mong isa silang daga na may mabalbong buntot. Makikita lang sila sa mamasamasang kagubatan ng Mindanao. Sa 20 species ng tree shrew sa buong mundo, ito ang pinakamalaki at tumitimbang ng 300 grams. Paborito nilang kainin ang mga insekto, butike, ibon at prutas. Gaya na sa video, madalas mo silang makikitang nakikiinom sa nectar ng pitcher plant. Ang isla ng Mindanao ang ilan sa may pinakamaraming turista kada taon, ngunit kahit anong ganda ng Mindanao, hindi rin ito ligtas sa deforestation at pagkalbo ng kagubatan. Isa sa biktima ng ganitong aktibidad ay ang mga dinagat gymnure. Isa ito sa pinaka-rare na hayop sa buong Pilipinas. Tanging sa isla ng dinagat lamang ito matatagpuan. Dahil sa ang dinagat island ay sikat na pasyala ng mga turista, nag-uumpisa ng gawing moderno ang isla kaya kaliwat kanan ang pagputol ng puno upang magbigay daan sa infrastructure at construction site. Ang deforestation at pangangaso ang dalawang malupit na kombinasyon sa paglipon ng mga wild animals. Isa sa biktima nito ay ang mga Philippine slow loris. Napakabagal nito kumilos kaya mabilis silang nahuhuli ng mga tao. Dahil sa kanilang kakyutan, madalas itong hinuhuli upang ibenta bilang exotic pet. Dahil na rin sa pagkaubos ng kagubatan, wala na rin silang puno na pwedeng matirahan. Ayon sa team ng National Geographic, 80% ng kagubatan sa Pilipinas ay ubos na at tayo ang number one bilang most deforested country sa buong mundo. Nakakabahala ang datos na to dahil ang kawalan ng disiplina at maayos na pamamalakad sa ating natural resources ay refleksyon lamang ng ating nabubulok na social system at kapitalismo na siya namang sumisira sa ating pagka-Pilipino. Sana ang mga hayop na naitampo ko dito sa ating listahan ay makapagbigay ng awareness at tamang kaalaman kung paano tayo tutulong upang mapahinto ang maling sistema na minsan na nating nakasanayan. Bilang Pilipino, palagi nating tatandaan na ang kinabukasan ng Pilipinas ay utang lamang natin sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa iyong panunood and see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!